bukod sa mga gamit pang eskwela, bantayan naman natin ang presyo ng mga pambaon at pang-almusal. Alamin natin yan sa unang balita ni Darlene Kay. Live, Darlene. Rhea, good morning. Pasok ka na nga sa Lunes. Ibig sabihin, simula na naman ang mas maagang pagising para magluto ng agahan at babaunin ang mga batang papasok sa eskwela. Kaya kamusta nga ba yung presyo ng mga bilihin ngayon? Yan ang tinignan natin dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Longganisa, pritong pork chop, fried chicken, beef tapa. Ilan lang yan sa mga paboritong putahing niluluto tuwing agahan at baon ng mga batang papasok sa eskwela. Sa Kamuning Market sa Quezon City, bahagyaro tumaas ang presyo ng karneng baboy at baka. Ang baboy, 190 hanggang 230 pesos na ngayon kada kilo. Ang baka naman, na dating 390 pesos kada kilo, 360 pesos ngayon. Ang longganisa, 240 pesos kada kilo. Ang manok naman, nananatili sa 160 pesos kada kilo. Taas ang baboy ngayon. Ewan ko lang bakit tumaas kaya. Yung ano kasi, deliver namin, ano, yung galing pa ng, ano, ng, parang kinuha pa nila sa, ano, sa pigire, tapos babagsak sa amin. Bukod sa mga karne, mainam din naman na samahan ng gulay ang mga lutuin. Ang magandang balita, bahagya raw bumaba ang presyo ng ilang gulay ngayon. Ang repolyo na dati ay 90 pesos, ngayon ay 80 pesos. Ang kalamansi na dati ay 120 pesos, ngayon 80 pesos na. Patatas na dati ay 70 pesos, ngayon ay 65 pesos na lang. Ang carrots naman na dati ay 80 pesos, ngayon 60 pesos na lang. Samantala, tumaas naman ang presyo ng bawang at kamatis. Ang sibuyas, nananatili pa rin sa dating presyo na 50 pesos kada kilo. May maraming baksak na mga gulay, kaya nagbago. Oo, bumaba. Kaya dahil nga magpapasok ka na, inaasahan daw ng mga nagtitinda na mas lalakas yung benta nila ngayon dahil mas marami na yung bibilhin ng mga mamamalengke. At yan muna ang latest mula dito sa Kamuning Market sa Quezon City. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Darlene Kay.